ito ang balita mula sa GMA Integrated News. Napanatili ng bagyong Enteng ang lakas nito habang gumagalaw sa Pulilio Islands. Ayon sa pinakahuling bulletin ng PAGASA, na monitor ang sentro ng mata ng bagyo 100 kilometers north-northwest ng Dait Camarines Norte. Gumagalaw ang bagyo sa bilis na 15 kilometers per hour, lakas na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 90 kilometers per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa northeastern portions ng Camarines Norte at Camarines Sur. Buong probinsya ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, eastern portion ng Isabela, northern portions ng Aurora at Payao at eastern portion ng Kalinga. Signal number 1 naman sa Metro Manila, Batanes, ilan pang probinsya sa North at Central Luzon. Maging sa Rizal, Laguna, eastern portion ng Batangas, natitirang bahagi ng Quezon, buong probinsya ng Marinduque, natitirang bahagi ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes at northern portion ng Masbate kasama ang Tikaw at Burias Islands. Ayon sa PAGASA, posibleng maglandfall ang bagyo sa Isabela o Cagayan mamayang hapon o gabi. Nakikita rin nilang lalakas pa bilang isang severe tropical storm ang bagyong Enteng sa Miyerkules. Narito naman ang iba pang balitang binabantayan ng GMA Integrated News. Pasok sa mga paaralan at trabaho sa government offices sa Metro Manila suspendido na dahil sa bagyong Enteng. Expanded number coding scheme suspendido rin. Level ng tubig sa Marikina River patuloy na tumataas. Umabot na sa ikalawang alarma. At Department of Health nagpaalala sa publiko na mag-ingat laban sa leptospirosis ngayong kabi-kabila ang baha. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Tony Aquino ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.